Magsitayo na po. Alina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa bilin. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pagindapatin mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kaniyang pagiging di na iba sa amin, ay mapaging dapat na kami ay makapiling sa kaniyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi
pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya, ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Salita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, magtatatlumpung taon na si Jesus nang magsimula siyang mangaral. Ayon sa palagay ng mga tao, siya'y anak ni Jose na anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Melki, at si Melki na may anak ni Hana na anak ni Jose. Si Jose anak ni Matatayas na anak ni Amos. Itong si Amos ay anak ni Nahum na anak ni Esli. Si Esli naman anak ni Nage, anak ni Matat, ang anak ni Matatayas. Si Matatayas ay anak ni Semei na anak ni Jose. Si Jose anak ni Huda na anak ni Joanna, at si Joanna ay anak naman ni Resa na anak ni Sorobabel, anak ni Salatiel na anak naman ni Neri. Si Neri anak ni Melki na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam na anak ni Elmudam na anak ni Er. Si Er naman ay anak ni Josue na anak ni Eliezer, anak ni Jorim na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Simyong anak ni Huda. Si Huda ay anak naman ni Jose. Si Jose anak ni Jonan na anak ni Eliakim na anak ni Melea. Itong si Melea ay anak ni Mainam na anak ni Matata. Anak ni Nathan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed. Si Obed ay anak ni Boos. Si Boos ay anak ni Salmon na anak ni Naason. Anak ni Aminadabad na anak ni Admin. Si Admin ay anak naman ni Arni na anak ni Esrom na anak naman ni Fares.
Si Fares ay anak ni Huda na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tare na anak ni Nakor. Si Nakor ay anak ni Serug na anak ni Ragao na anak naman ni Peleg. At si Peleg ay anak ni Heber na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan na anak ni Afradak na anak naman ni Sem. Si Sem ay anak ni Noe, anak ni Lamek na anak ni Matusalem na anak naman ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Hared na anak ni Mahalaleel na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Enos na anak naman ni Set. At si Set ay anak ni Adan na anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ating pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. May natandaan ba kayo sa aking binasa na mga pangalan? Mahaba, no? Pero kung inyong titingnan mabuti at bibilangin isa-isa, ito po ay 77 na pangalan ayon doon sa sulat o sa Ebanghelyo, 77 na pangalan na nakalinya sa lineage ni Jose na asawa ni Maria. Kung inyong mapapansin, ano ang kahulugan ng genealogy? Ang atin pong binasa ay isang version ng genealogy o ang pinanggalingan ni Jesus. Sa isang ebanghelyo, ang genealogy ni Jesus ay nag-umpisa kay Adan hanggang kay Jesus. Dito po, nag-umpisa kay Jesus, pabalik, papunta kay Adan. Magkaibang presentation, pero dahil ito ay magkaiba, magkaiba rin ang gustong iparating sa mga nakikinig. Hindi lang ito basta pangalan, hindi lang ito basta genealogy. May rason, may dahilan ang ebanghelista kung bakit ganito ang gusto niyang iparating sa atin. Doon sa unang genealogy, kung inyong matatandaan, 14 generations. 14, 14, 14. Tatlong 14 na henerasyon bago kay Jesus. Sa likod doon, ang 14 ay letter D. Anong ibig sabihin ng letter D? Na ang pangakong Mesiyas ay manggagaling sa kaharian o lipi ni Haring David. Klaro yun. Ngayon naman, sa Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Lucas, 77. Ito ay pagpapakita ng misyon ni Jesus sa ating lahat. Kung matatandaan ninyo, ilang beses kang magpapatawad? Ano ang sagot ni Jesus? Hindi lamang 70 times, 7 times. Ito ay pagpapakita ng eternity na ang genealogy ng Diyos, ang genealogy ni Jesus ay eternity, walang katapusan. Anong ibig sabihin nun? Tayo ay kasama sa genealogy ng Diyos. Ang ating buhay ngayon ay may pinanggalingan. Hindi natin alam kung kanino tayo sangay ng galing. Pero ang isang katotohanan mula kay Jesus,
pumili siya ng 12, pumili ng 72, at kaniyang sinabing, ipahayag ninyo ang mabuting balita, at tayo ay kasama sa kasaysayan ng Diyos. Mula pa ng umpisa, tayo ay mga anak ni Adan, mga anak ni Abraham, na patuloy sa ating pagpupunla ng salita ng Diyos at kasaysayan ng kaligtasan. Hindi po tayo hiwalay sa kasaysayan ng Diyos. Ang genealogy ay pagpapakita na ang Diyos ay kasama natin sa kasaysayan. Ang batang Jesus na lumaki na at nagpahayag ng kagandahang loob ng Diyos ay kasama natin sa kasaysayan. Hindi siya isang Jesus, hindi siya isang Diyos na bumagsak mula sa langit kung hindi nakipanayam sa atin. And the Word was made flesh. Naging tao ang Diyos upang makasama natin sa kasaysayan ng ating buhay. Ito ang hamon sa ating lahat. Kung ako ay karugtong ng kasaysayan ng Diyos, ano ang gagawin ko? Ang gagawin natin bilang Kristiyano ay ipagpatuloy ang kasaysayang iyan hanggang tayo'y makarating sa kaniyang kaharian. Kaya nga marami ang nagpuputol ng kasaysayan ng Diyos. Maraming henerasyon ang natatapos dahil pinuputol nila ang kasaysayan ng Diyos. Pero tayo na nakikinig, tayo na umuunawa, tayo na palaging tumitingin sa ganda ng buhay, sa kasaysayan ng buhay, ay magpapatuloy sa adhikaing ipakita kung saan galing si Jesus na ating sinusundan. Makikita mo lamang, ibig po naming makita si Jesus, makikita lamang natin si Jesus kung tayo rin ay papasok sa kasaysayan ng Diyos at uunawaing ako ay karugtong ng kaniyang kasaysayan. At kung makita ko na physical ang kaniyang genealogy, maipakikita ko sa iba na ako pala ay karugtong ng kasaysayan ni Jesus, ang aking poong Jesus Nazareno. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw ay karugtong ng kaniyang kasaysayan, ikaw rin ay mayroong pagkakataong maging mabuti, maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging mapag-unawa sa lahat ng bagay. Dahil kung anong dugo ang dumaloy sa kaniya, ay siya ring dugong dumadaloy sa atin dahil tayo rin ay anak ni Adan na anak ng Diyos. Maliwanag po ang genealogy. Hindi siya isang imbento kung hindi pagpapakita na ang misyon ni Jesus ay kaniyang na-fulfill, kaniyang nagawa dahil naramdaman niya ang kasaysayan ng tao. Tayo naman bilang bahagi ng kasaysayang ito ay makikiisa, ay karugtong ng kasaysayan ni Jesus mula noong 30 taon siya hanggang ngayon. Ang kasaysayang iyan ay hindi napuputol bagkus pinagpapatuloy natin dahil alam natin bilang anak ng Diyos kung nasaan ang ating sinusundan, ganun din ang ating katapusan.
At ang katapusang iyan ay ang mabuhay na kasama ang Diyos sa kaniyang kaharian. Sa araw na ito, nawa ang Ebanghelyo ay magpakita sa atin na ang Diyos na naging tao ay kasama ko sa paglalakbay ng aking buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa binyag ni Jesus sa ilog ng Jordan, pinaalala sa atin ang ating sariling binyag, kung saan ginawa tayo mga anak ng Diyos, kaya natatawag nating Ama ang Diyos. Lumapit tayo ngayon sa Kanya habang sinasabi natin, Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging malinis sa binyag, upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangad sa kalidad ng buhay, manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya, manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa naway makalaya sa panghihina ng kanilang katawan at pag-iisip, manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga nananampalatayang na mayapa na nakibahagi nawa sa kaligayahan sa langit, manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, ginawa kaming mga tagapagmana ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Loobin mo na sa pananalangin namin sa isa't isa ay manahin namin ang kahariang iyon kung saan ikaw ay nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa bahan ng Bethlehem, sinilangpang Mesiyas, umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkalobong aming mahaina ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhay na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, tumaas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinagdudugtungan ng ating buhay at ng ating kasaysayan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sabat nung unang Pasko.
Pasko, nagliliyap sa paghangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko, sa alaala magkasama tayo. At nangungulilang puso ko, hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigib sa tuwa ng mag-ana. Sabsaba nung unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, sasalong tigib sa tuwa ng mag-ana na nagdiwa sa sabsaban nung unang Pasko. Announcement, ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi. Ang Misa Mayor ay sa January 9 sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryong 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office.
Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ito sa ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas sa mga kaloob mong pangsamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pangmalagian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.